Tapos yung mga tanks, siguro dito try natin maglalagay tayo ng mga elder dyan. Kasi bala kong mag-breed ulit ng mga elders. Iko-compete na natin sa show dito. So baka yung ibang ref tab dito is magamit natin sa elders. Hindi lang natin alam, no? Ito, meron pang mga magnas. And kailangan natin ng maraming lalagyan. Siguro mga dalawa or tatlong strain ng antlers yung bibreed natin. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Ayan, Ngapi Farm Update Part 35. Part 35 na pala mga buddy. So ayan, for today's video mga buddy, papakita ko lang sa inyo kung bago dito. So dito tayo mag-start sa ating mga betas. So ayan, nilipat natin from dito. Nilipat natin dito kasi sobrang dumi na ng lalagyan. Ayan, malinis na. Meron tayong nilagay dito ng mga magnas. Ayan, dito natin nilipat yung iba. At meron ng laman. Meron din isa dito na styro. Tapos ito pala mga bali, nilipat natin dito yung mga drum natin. Nilipat natin yan kasi dito madilim. So nilagay na lang natin dito ng ref tab. Yung na-repair natin na left tub, nalagay tayo dyan. Baka magdagdag pa tayo ng iba. Kasi meron pa tayong left tub na apat yata na hindi pa nalagay. Tapos ito, ang problema lang dito mga buddy is yung mga dahon na uhulog kasi dito. Stop. Mahulog yung mga dahon. Hey! Pero ito wala pang laman. Paparinis ko yan bukas lahat. Tapos dito mga buddy, meron na tayong na-ready na mga plastic. Yung sa previous vlog ko sinabi ko na meron akong nabiling mga 10 liters na mga lalagyan. Ito na yun siya mga buddy. Pero konti lang nabili ko, mga around 60 lang. Tapos nilagay ko dito. Kulang nga oh. Kasi yung laman dito is 32, yung isang linya. At napakadami yan. Ayun oh, 32. So 60 lang yung nabili ko. Kulang ako ng 4 dito. Tapos pwede pa yung lagyan dito sa likod ng another 30. Ayun oh. Hanggang dun sa dulo, pwede pa yan. Or below 30 na sa mga 20 plus, pwede pa yan. Dito di pa natin nalagyan kasi wala pa tayong nabiling plastic na 10 liters. Yung nilalagay natin dito is mga beta. Which is hindi ko sana ibablog to kasi doon ko sana ibablog sa aking only betas na pay, na YouTube channel. Pero ayan, pakita ko na lang din sa inyo. So ayan, meron tayo ditong nakaready ng mga lalagyan. Ito na yung mga ginaring natin na mga giant. So trinayin lang natin, tatlo lang pala yung nilagay natin dito. Tapos meron tayong mga upcoming na i-jar dito. Yan ang dami. So napakadami ng i-jar natin mga buddy. Yow. Tapos yun, yun lang bago dito. Tapos meron akong ref tab na nilagay doon. Baka meron pa pala. Pakita ko na lang din sa inyo yung mga tanks. Meron dito. Itong mga ref tab na itong laman. Dito, na-reset natin bago lang. Kasi pinamahayan ng mga maitim na pan. Yung itim-itim na parang magna. Ito, ginamit natin sa full gold. Full gold. Yan, mga jubi na lang natira sa atin sa full gold na ubos kakabenta. Ito, magna. Pero baka i-reset natin to. Dito natin ilalagay yung Capicoy na ribbon. Yung galing Vietnam. Yung import natin na marami kasing prime mga buddy. Nasa around 200. So lalagay natin, dito natin gugrow up. Tapos sa taas magna. Espera na akong tank dito na napan natin to ng lalagyan. Meron akong tank dito na 6. Ang galing doon sa harap. Ito yung lalagyan natin ng elders soon. Hanapan natin lalagyan. So dyan yung team bura out. Nag-aantay ng pizza. Pizza! Tana? Wala pa? Excited na kayo ba kayo? Palaman kayo. Topping sa mo ba? Ang sauce ano yung sa atuan? Pizza. Mega sardines! Baka naman! Ayan, team bura out mga buddy kasi nag-meeting kami ngayon para sa upcoming shows sa Singapore at sa Manila. Ayan, dito. Pinarinisan ko na. Ayan, meron na
tayo dito. Mga grabe na bad dito. Ready. Meron tayong kinuglo dito na para sa mga fry na upcoming fries natin. Dito magnas pa rin. And dito puro magnas yan. Mga buddy, dito pakita ko na lang din sa inyo dito. Yan, ang dami na. Ibang endong rangas ka din itong mga gamit dito. Ito, nilagyan natin ng black na plastic kasi sobrang init. Mabilis maglumot kasi mga buddy. So, ginawa natin ang paraan para hindi mabilis maglumot. So, ayan, maraming magnas dito. Pwede tayong kumuha ng mga eco-culture. Dito din, marami. So, dito natin ilalagay yung mga tanks. Meron ako dito. Tapos, yung mga tanks, siguro dito try natin. Maglalagay tayo ng mga antler dyan. Kasi, bala akong mag-breed ulit ng mga antlers. Iko-compete natin sa show. Ayan, dito. So, baka yung ibang reptab dito is magamit natin sa antlers. Hindi lang natin alam, no? Ito, meron pang mga magnas. And kailangan natin ng maraming lalagyan. Siguro mga dalawa or tatlong strain ng antlers yung bibreed natin. So ngayon, isa lang yung nahawakan ko. Tapos meron pa tayong kukunin sa ibang mga breeders na kilala natin para dun sa bibreed natin na antlers. So yan, may tumatawag. So ayan, post ko muna mga buddy. Post muna mga buddy, kain muna tayo. Pizza! Ito yung ginagawa namin sa pizza pag mag-order kami. Nilalagyan ng sauce. Tapos muna natin yung black. Kain muna tayo. Ayan o. Timber out! Kain ulit! Tapos muna. A few inches later. So, mga buddy, balik tayo sa ating vlogs. So dito meron tayong ilalagay dito na planggana. Meron tayong isa-setup dyan for antler guppies at hindi mo na ngayon pero baka soon maglalagay tayo dyan ng panibagong planggana or another rooftop. Tignan natin, meron pa dito, papalinisan natin yan. Pero dito yung priority ko mga buddy, dito na side. And meron tayong bakante dito, maglalagay tayo ng another rooftop kasi for sure, pag once mag-breed na tayo ng antler, kukulangin tayo sa lalagyan. So, i-clear natin to. Hindi na natin i-sesemento. I-clear lang natin yung mga puno. Yan, tatanggalin natin yan. Tapos, i-plane natin yung lupa. Lalagyan natin ng mga rooftop, tsaka planggana. Ito, tanggalin siguro natin itong dalawang malaking tank. Diyan natin lalagay yung 6 na 24 by 12 na tanks. Tapos dito, meron tayong ilalagay dito na rooftop. Mga 4 or 5 siguro. Tapos ano pa ba? Yun. Extend lang siguro natin itong yung net. Meron pa naman ako doon na hindi pa nagamit. Extend lang natin to. Ayan, okay na dito eh. Yung mga lalagyan, okay na. Konting improvement na ng mga body. Tapos... Huwag kayo okay na. Tapos dito mga buddy, tuloy natin. Madilim na kasi, 5 o'clock na. 5:02. Tapusin na lang natin to. Dito hindi ko pa nalagyan ulit ng panibagong mga lalagyan. Pero for sure, pupunoy natin to ng mga black box. Ayan dito. Meron din dito. Baka kung hindi man tayo makabili ng ganito, baka aquarium na lang ilagay natin. Mga 12 by 8 na aquarium. Para, ayun, mag-breed tayo ulit. Kasi ang advantage sa antler kasi mga buddy is hindi masyadong alagain. Once a week lang isa siphon. Tapos, hindi rin sa pihingan sa pagkain. Yan lang. Tapos, sa pag-room naman, yung mga antlers natin sa pag-groom, hindi isa-isa, kundi community groom yung kailangan nila. So,
update ko na lang kayo sa mga upcoming videos natin kasi sa ngayon isang Elder pa lang yung hinawakan natin, yung double sword pa lang. Hanap pa tayo ng another dalawa para yun, mas spread ulit tayo ng mga Endlers kasi wala na tayong Endlers. Kadalasan yung na-focus natin ngayon is Delta. At yun, laro tayo ulit sa Endlers na mga kategory. So yun lang mga buddy, hanggang dito na lang yung video. Yun, update-update na lang sa mga upcoming videos natin. And then yung sa raffle, tignan natin kung matutuloy yung another raffle natin. Tignan natin, tapos ano pa ba? Ayun lang siguro. See you sa next vlog natin, part 36. Papakita natin sa inyo kung ano yung improvement dito sa farm. So, yun lang mga buddy. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Peace out.